Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na lang din po ng bell button para updated ka sa aking mga vlog, mukbang, unique cooking tips, and business tips and ideas. Mga migs, mag-aanis review tayo ngayon ng taco ng My Joy. So, every bite, magana pa. Crispy siya. Masarap siya kasi cheesy, then may cabbage, then yung sauce niya, medyo spicy siya, tapos yung sa loob, merong parang karne. Sarap. Ayun. Marami siyang cheese. Ay! Naluklog! Sayang. Ano ba proper way na pagkain ng taco? Alam nyo? Hindi. Ako hindi ko alam eh. Masarap yung cheese niya. Pag na-mix mo yun sa ano, yung spicy sauce niya, nami-melt siya. May sibuyas pa. Masarap.
More on ano siya? More on cabbage. Sa mga health conscious diyan, bagay ito sa inyo. I think buto. Yung ano niya ito. Medyo spicy. Yung karne niya. Yung giniling. Medyo spicy. Pero masasabi mo talagang ano ah, karne talaga siya kasi may buto pa eh. Ano lang siya, parang paste type. Guys, you are... Sarap. Medyo spicy siya. Nanganggat konti. Okay yung presentation niya. Kasi may lalagyan pa oh. May stand. So, ay! Ang honest review ko, okay lang. Pero I think meron pang something kulang. Pero hindi ko pa ma-explain. Hindi ko pa siya ma-explain kung ano yung kulang. Pero parang, parang meron pang kulang. Then, pero yung ano niya, yung sa laman niya, sa loob ng taco. Okay naman. Yung karne, medyo, ano siya, parang paste. Pero at least, sabi ko nga kanina nga, na, masasabi mong totoong may karne kasi mayroon pang buto. Then, yung cabbage, fresh na fresh, crispy yung cabbage niya. Parang fresh from the farm. Then yung cheese, ang daming cheese. Ang sarap. Then yung ano niya, yung toppings na sauce niya, yung toppings. Ano? Medyo mahanghang siya. Pero masarap, sweet and spicy. Pero mas malapot siya, yung paste type. Okay, yun na nga mga mix. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nag-food business kayo ng ganito, maganda yung presentation, attractive. Then, syempre, yung masarap, diba? Then, pag ganito yung business mo, taco, so gumawa ka ng bagong flavor, iba't ibang flavor, hindi lang yung isa lang, para maraming pagpipilian yung customers nyo. Then, naman, solid. Ay, yung ano pala niya, ano ba? Yung ano niya? Yung wrapper. Napaka-crispy. So, dapat yun po i-maintain nyo pag nag-business kayo ng ganito.
dapat crispy yung ano niya. Yung ano ta, wrapper. Tapos ano, di ba sa UTI, unique, twist, and invent. So, kung i-apply natin siya sa UTI, so gawin mo siyang unique, gumawa ka ng bagong ano na maging unique siya, and twist, so bigyan mo siya ng twist, so mag-isip ka na magiging twist siya, kasi dito isa lang yung ano eh, yung flavor niya. Lagyan mo ng twist ang ganitong business mo. Kung gusto mong mag-business ng ganito, lagyan mo ng twist, iba't ibang flavor, mga ganon. Iba't ibang forma. Then, invent. So, mag-invent ka ng, kung gusto mong ganito lang, mag-invent ka ng related lang dito sa pagkain na to. Like, yun na nga, ibang forma, ibang flavor, ibang... Basta kung anong maisipan mo na related lang dito. Sa factors naman, sa FSA, sa flavor, gumawa ka ng bagong flavor. Then, sa size, so, you can have sizes, maliit, malaki. Meron sila dito yung bite size lang. So, pwede mo yung gayahin. Bite size, or malaki yung pang family, mga ganon. Pang solo. Bite size, solo, tsaka pang family, or good for 2 or 3 persons. Gumawa ka. Then sa add-ons naman, so, di ba, sa add-ons, toppings, or sauce. So, gumawa ka ng bagong toppings. Kasi dito, ito yung nakain ko, yung toppings nila, sweet and spicy. So, okay naman, masarap. Then, kung anong naisipan mo, pwede rin ano, yung ang naisip ko ngayon eh, yung ano, pwede mo siya lagyan ng, wala naman, taco siya, pero, ano, sweet style, or sweet na, ano, like chocolates, ganun, kung ano-ano naisipan nyo, hindi lang ganito lang, yung vegetables, diba? Ito yung common, diba? Yung meat, may ground beef, pwede din, diba? Beef, chicken, saka pork. Pwede. Then, vegetables niya. Litos or cabbage. Then, yung toppings, yung cheese. Yung cheese, tsaka yung sauce niya. Okay? Mga mig, sana mayroon kayo natutunan sa araw na to. And, sana, i-apply nyo po ang natutunan nyo. Then, kung meron kayong naisipan na business, go for it. Thank you. Thank you for watching. Bye.